welcome to my channel. Actually, ito yung first video ko sa YouTube. Kaya kung feeling nyo awkward pa, please bear with me. Kasi finally, I'm starting my YouTube channel after how many years. Ang tagal ko rin hinihintay itong camera. Lahat. Lahat talaga ng meron ako ngayon. Speaking of that, disclaimer, nag-ipon talaga ako just to film this video para bumili ng mga bagay sa Divisoria and sa Mumuso. So, without further ado, I will proceed on the video. So, the first thing I got is ito, flower crown. Kaya naisipan kong bumili na ito kasi ang overpriced, as in ang overpriced talaga sa Broadway Gems or sa SM, ganun. Kaya, and this one I only got for siguro, I only got for 65 pesos. Pero pag bumili ka ng wholesale, siguro mga 60 or 50 pesos na lang. And maganda siya, although wala sa likod. Anhin mo naman, hindi ka naman lirikod pag picture. Maganda siya kasi it's full. So, that's what it looks like. And then, ito yung una namin nakita. First floor lang siya, pagpasok mo, yun na talaga yun. Then, the next thing that I got, dun din sa mall, dun din sa stall na yun is this one. Ayan, itong earrings na ito. Wala lang, nabili ko lang siya kasi feel ko like baka kailanganin ko siya sa future videos. Kunwari pageant makeup, ganyan, o kaya bridal makeup. I only got this one for 40 pesos. So, the next thing na pinuntahan namin, actually, may tinutumbok talaga ako noon, yung bilihan ng floor mat na fur. Pero, hindi namin siya nakita. Lalo na kasi, nung napunta ko sa isang stall, doon sa may first floor din, pag doon sa may Pasilio R, dire-diretsuhin mo lang, makikita mo doon yung isang Korean store, as in Korean lahat ng nagbabenta, no joke. Doon mo makikita yung lahat ng mga makeup. And doon, ang nabili ko is, nagulat ako kasi mayroon talaga mga individual brushes na binibenta doon. And ang unang nag-caught ng attention ko talaga, kaya ako na-hook na bumili doon, kahit grabe wala sa intention kong bumili doon, is this one right here. Ayan, ang ganda. Ayan, so actually, at first, ayoko siyang bilhin. 100 pesos kasi siya. Para sa akin kasi, one brush set, mga 150, ganun lang yung value na inaan ko. Kasi nga Divisoria, diba? Pagkapupunta ng Divisoria kung bibili ka rin lang ng mahal. Pero nung nakita ko to kasi, napansin ko na wala naman ng ibang stores na nagbabenta nito. I'm so happy na binili ko to talaga. And you know, you can contour with it, ganyan. And then the next thing I got sa individual brushes then is this one. Ayan, ang ganda. Perfect. Maganda to kasi pang highlight. Mayroon kasi ang salihan na contest. Ayan, diba? Dito, ganyan, ganyan. At first, di ko siya kukunin kasi ang mahal, like 50 pesos. As in, isang piraso, 50 pesos lang. Pero kinuha ko pa rin kasi medyo makapal naman yung bristles niya. And ang labot niya sa face. Pero yun, okay lang. Bet ko siya kaso 50 pesos, mahal siya. Para sa akin, pag Divisoria, isang gantong brush, mga 20 lang. And speaking of that, okay, isiskip ko na kahit di na ako magpunta sa 698 Mall. I got this brush. Nakita ko to sa 698 Mall. It's just 24 pesos. Pero pagpapansinin mo, mas manipis siya compared sa kanina. Pero okay na din. Pag individual brushes, tas alam kong usually na hindi siya binibenta sa set, talagang kukunin ko na siya. And then the next thing I got, one of my purchases na talagang sobrang happy ako pero regretful at the same time. Hindi ko ma-explain kasi pumunta ako sa Divisoria just to buy unicorn brushes, mermaid brushes, ganun. Pero nung nakita ko to, goodbye unicorn brushes. Pero naisip ko na worth it naman. So, ito siya. Individually packed siya. And then, ang cute niya kasi ang effort. Like, merong plastic. Yeah, tanggal ko na siya. And then, merong ding guard. Which is a good thing. For 15 pieces, it's like 450 pesos. Pero okay na din kasi imagine if kukunin ko yung unicorn brushes, that's like 10 pieces. 10 pieces for 350 pesos. Tapos, nothing special. Parang sa design lang talaga. Parang bumili ka ng 350 pesos worth ng brushes para dun sa handle. Which for me is, naisip ko na parang to be practical lang, Divisoria ako para dun, diba? So, wag na. So, 15 brushes na to, it includes powder brush. Ayan. Ito yung pinaka-fluffy. And then it's... Yan, pang powder. Yeah. And sa face brushes muna ta. Then the next thing is this round brush. Medyo dense siya, which is good. Kaso napansin ko hindi ko pa siya ginagamit. May shedding na siya. Maganda siya for foundation application. Kasi round kabuki brush. The handle, it feels sturdy naman. And then the next thing I got is this one. This is a dual fiber brush. A stippling brush. Maganda siyang tignan. Kaso, when you feel it, as in hawakan mo siyang ganyan, sobrang soft niya. Be okay ang stippling brush na ganun. Kasi like, if ganyan mo siya, I don't know. Sana nafe-feel niyo. Joke. Hindi siya dual fiber brush sa design lang. As in, para lang siyang isang strand, tapos kinulayan ng black,
Tapos sa taas, white. Ganun. Pero okay na. Siguro pang blush. And then, sa face brushes, actually meron na ako neto from Beauty Cosmetics. So, papansinin nyo na medyo mas buhaghag. Kaya parang tsaka mag-contour. Siguro more on bronzers. Pang blend na din. Pero this one kasi the bristles are so soft. Kaya pag mag-contour ka, hindi mo siya talaga mako-concentrate. Kailangan ko pa siyang i-pinch. Ganyan. And when you pinch it, ayun, magka-level halos na sila. Yung mga hindi siya harsh na contour, ma-achieve mo na siya dito. Next thing, I don't know if this is a face brush or what, pero para siyang small version ng round kabuki brush, which is very helpful. Ang ideal niya to blend concealer. So, let's sa mga future tutorials ko siguro. As in, guys, hindi siya masakit sa mukha. Next thing I got, this one, hindi ko ulit na-get redundant. Kasi parang, ah? Three same brushes, the same design, pero ang difference lang kasi, this one, round siya, pero hindi siya ganun kadens. Isip ko maganda tong pang blend. Ay, salute yung magagawa ng mga gantong brushes. To be honest, parang, these ones are very identical sa mga Zoeva brushes, or Beauty Cosmetics, or Morphe. Ayan, so ang init ng dorm ko, may gata, ang init pa ng ilaw. So the next, so the next thing na nakuha ko is eye brushes or eyeshadow brushes. This one, wala pa kasi akong brush na ganito. It's good for nose contour. Yan lang siya kaliit. Tapos, perfect fit siya kasi it's angled. Ayan. Perfect. And then the next thing is, this one, dalawa siyang blending brush. Ayan. Medyo matigas siya sa hindi siya makapag-blend para sa mga eyeshadow sa outer corner of the eyes. So, shader brush na dalawa, may isang baby, tas may isang mommy. Normal na shader brush. And then, this one, siguro, just to pack yung color na hindi siya masyado concentrated. And like this one, siguro dahil mas maliit, you can pack the colors. Pero guys, I swear, the quality of these brushes are so good. Hindi mo makakalain, 450 pesos siya for 15 pieces. It's like 30 pesos isa, my God, very good deal. Then the other thing I got is, these two are pencil brushes, pero this one is like the natural hair, kasi white. I don't know if that's the basis. Parang normal, duo fiber-ish lang, pero I think it's, pero mas dense. I don't know. Difference between the both. Pero yan, maganda siya pa. Oh my God. Kaya kong mag-makeup sa left hand. Really? Never mind. So, this one's yung angled brushes. So, yung angled brushes, it comes two variants. Yung una, eh, ang ganda kasi as in like very thin. Compared to this one, hindi masyad. Ayan, saan tumutungo yung pero okay na din kasi this one for the eyeliner kasi it's too thin. Maganda to gamitin for gel liner. Kasama din pala to. Okay din to pang gel eyeliner pero I'm not a fan of these kinds of brushes kasi for eyeliner. Wala ka masyadong control. This one, ito medyo thick siya. It's good for eyebrows or under the eyes. Pero I recommend talaga you get this brushes. It's so good. So the next thing I got on the same store is this one. Of course, hindi siya legit na Shui Mora Curler. Pero kinuha ko na lang siya kasi like, ang ganda kasi ang ano niya, ang tight. Ang tight. I like anything tight. Tight talaga, ayan. Pero kasi naman, punta kami ng 698, like, meron ako nakitang 18 pesos, 50 pesos, 60 pesos. Hello, kunin ko na lang yun kaysa to. Kinuha ko lang naman dahil sa ano. Like, Shui Mora. Hindi naman siya mura. So, the next thing I got, dun sa katabi niyang establishment, nakita ko to. And, kinuha ko agad, regardless of the price, like, kuya, dalawa po. Kasi, wala talaga ako nakitang ganito sa 698, sa 168, sa Glad King. Sabi mo, maubos na po yung real techniques namin. That's why. And this one is really good, as in, no joke. Ayan. Same din sa 999. I got this for only 150 pesos. 150 pesos, like, hello kids. Pero, syempre, joke yan. Kinuha siya ng nanay ko. Suko rin siya kasi wala siyang tatak na anything sa labas. Originally, this one is for 150 pesos. Pero, syempre, tinawaran ng nanay ko ng 150 dahil kung ako barat, Diyos ko yung nanay ko, talagang siya ang queen bee, queen barat. After nun, nagpunta kami ng 168. And then sa 168, pumunta ulit ako sa Glad King. And then I got 3 stops lang. Kasi pagpunta ko sa Glad King doon, konti na lang din yung tinda nila. I don't know why. Pero as in, ang konti ng tinda ng time na nagpunta kami sa Divisoria. Pero anyways, namili na lang ako kahit medyo overpriced dun sa Glad King yung lashes. Ito yung nakuha kong lashes. Yung 138. Kasi yung sa Glad King, mga lashes nila, talaga magaganda yung quality. Ito yung Taiwan lashes. The one is 138. Tapos yung isa yung 19. 120 pesos to. Pero tinawaran ko ng 110 pesos kasi mamahalan talaga ako. Kasi yung lashes sa 698, 45 pesos lang. Tapos nalala ko 45 yung kuha ko ng mga to talaga. Pero binili ko na kasi sa 698, wala talaga dun. As in, wala talaga. Ang natira na lang yung mga 218, 219. Sayang lang, kuripot ako. Speaking of lashes, I also got this one para makatawa na ako. Funny nga kasi nakalagay dito, scissors. As in like, scissors. Pero hindi siya scissors. Yan, ito siya. Panlagay ng eyelashes. Wala kasi akong ganito. Binibenta online sa book to, parang around 350, which is for me is too much. The next thing I got is
itong pants. Laki ng size ko, Diyos ko. Rare lang kasi na may magkasya sa aking pants. Kaya, green up ko na yung opportunity. Ang cutie kasi meron siya mga paganito sa baba. Diba? For example, lang magkaroon ng ganyang pants na may zipper kemi root. So, kinuha ko na, di ba? So, 250 to, natawagan ng 200 pesos. Ang next na pinatahan namin is 698 Mall. So, yung 698 Mall, dun siya sa may 168. Tapos, kapag dinadiretso mo yun, merong maliit na mall dun. Kasi maliit lang siya na mall, tapos ang nagbabantay si Duterte. No joke! As in, si Duterte. Mamalaki siya standee dun. Tapos, damn, Duterte. Matutukhang ka na magkagadito. Okay, dumating na kasi yung roommate ko. Ang tinutumbok ko talaga sa 698 Mall na yun, ito. Perfect! Si Salita yung roommate ka, may participation siya. Hulaan mo magkano isa? 200. No! 45 pesos. Ay, oh! 45 pesos! Alami. Mukhang lang siyang pare-pareho, pero magkaiba siya kasi 216 and 217. Siguro mas maraming hibla yung 217. So, siguro yung 217, 217 pieces na book. Yung 216 pieces. Ayan, 216. O, parang mas konti ng isang hibla ito. Pero okay naman kasi ito yung hinanap ko, kaso ubos na kasi yung stocks doon. Kaya, apat lang yung binili ko. Pero ang plinano ko, like, siguro 10 boxes. Kasi nga, 45. Next na binili ko sa 698 Mall is ito. Nakita ko to sa Shopee, pero 150 pesos siya. Pero nakita ko doon 100 na lang. Ito siya! Tumblr! Ang ganda! Tumblr siya na size ng A4 something. 130 by 32 by 213 millimeters. Ayan, 100 pesos lang. Kung wala lang sana to, maganda ka sa tsaka. Don't worry, be happy. Maganda siya naman kasi mukha siyang matibay. Next is ito. Ayan, hulaan mo magkano to. 200 plus 250. Ala, 8 pesos! 8 pesos! Ganito siya. Makabato. Ayan, literal na face mask. Ayan, 8 pesos. Anong tela bang ginamit dito? Next, to! Ayan, wait lang. Kita nyo ba? Ayan, 1, 2, 3, 4. Pero, 6 pairs to. Hulaan mo magkano. Pearl earring, sige, mga chippy pies. Below 100, sige. 75.50. 4 pieces to, pero meron pang dalawa dyan. Yung isa suot ko, yung isa sa nanay ko. Tong 6 na to, 26 pesos. I know, right? 26 pesos kahit mag-swimming ka, mag-pearl earrings ka, go! Next, nakita ko, hindi ko naman to kailangan, pero kinuha ko siya kasi sulit. 12 pieces na turban. Ang ganda! Ang daming kulay. Actually, kinuha ko to dahil sa mint green. Isa lang, pero nabili ay 11. Ah! 12 pieces, 68. Pumapatak ng 5 sa is-isa. So, yung 6 bukas ibebenta ko ng tig-jeez. Next thing I got, itong mga nauuso ngayon na turban. Ito naman, medyo mahal siya kasi 30 pesos isa. May nakita kasi akong 12 pieces 200, parang 16 isa. Pero floral, anhin ko naman yung floral. Yun. So ito, 90 pesos. Ayan, patunay. 90 pesos, 3 pieces. So bali, 30 pesos isa. Ayan, okay. Last two na nakuha ko, itong puso, 10 pieces, tapos 32 pesos. Pumapatak na 3 pesos na naman isa. Binibenta to sa bangketa around siguro 10 piso isa. Grabe, ang dami pala nilang kita. Kasi kung 10 pesos isa, 10 pieces, 100, 32. Pesos makabenta ka ng dalawa. 136! Pwede ka nang makakain ng tatlong budget meal. Ayun, okay na kasi maganda ito pang pamusot. Tapos maganda siya, hindi siya mapuputol. Siya yung type na parang isang tali, tapos pinagtali. Tapos meron ka lang pantali. So ang pinaka-denyo ko lang talaga sa Divisoria, itong mermaid brush. Ang cute kasi, 98 pesos. Olong-long. Tingin ko lang trinay. Pamunas ng pawis. Tapos meron siyang kasamang case. Kaya nakatuwa. Siguro yung case pag pwede mong dalhin sa dagat. Waterproof. Hindi ko alam. Basta may case. Tapos 98 pesos. Nakita ko to sa 999 Mall. Kaso 150. 52 pesos din yun. Sa Momoso Korea. Para siyang Korean store na
halo-halo. Nicole, kung anong katumbas niya sa Philippines, siguro mga Novo. Mura lang din yung tinda doon. Imagine 99 pesos. Joke, mahal. Mahal pala kasi 99. Kumusta na to? Nabili ko doon sa Eastwood. So, mga nabili ko doon, first is, ayan, oil blotting sheets worth 99 pesos. Tapos, ayan, 99. Dalawang piraso pala siya. Tapos, each contains 80 pieces na blotting sheets. Next thing is ito. Hulaan mo magkano to, dali. Moisturizing gel. Guys, this is only 99 pesos. Hindi siya sale. Nagulat din ako 99 pesos. Tapos ang itsura niya sa loob. As in, yun. Tapos ang bango niya as in cucumber talaga. Ah, kadiri lang. Para siyang gel. Diba? Mukhang legit. Instruction sa likod. Ah, pwede maglagay ng thick gel. Saka mo hugasan. After 15 to 20 minutes. Pero pwede rin gawing moisturizer. Pero pag ako siguro yung thick gel. Sa gabi. Kasi mahilig ako maglagay ng manti-mantika sa face ko. Mantika plus cucumber. Gisado. And then, last three na binili ko. Ito, makeup remover. Mumuso makeup remover. Marine Minerals. Na-appreciate ko yung effort ng mga nandun. Kasi sa Mumuso. As in, literal, naka-Korean lahat ng products. Tapos merong sticker. Naka-translate. Amazing. 99 pesos lang din siya. Tapos, okay na kasi 150 ml. And naghahanap ako ng murang makeup remover. Ah, okay. Ay! Ayan, ang ganda. Kasi meron siyang, nagsabot. Meron siyang cover. I'll update you guys kapag okay siya. If hindi, huwag na kayo bumili. We're down to the last two na nabili ko sa Mumuso. Ito, nabili ko na lip gloss. Bright colored lip gloss in red. 99 pesos for 4.3 grams. Okay na yun kasi hindi ka naman gagamit ang lip gloss ng araw-araw sa buhay mo. First time ko talagang buksan ito lahat ngayon. Ito siya, may packaging na ganyan, may pakahon, tapos meron pa. Let's try it. Where is it? Wait, I can't open. Ayan, so ganito siya. Tapos, do-foot applicator. Ang galing. First step ko gawin ito. So, siya i-try. Wait lang. Yun na yun. Medyo malagkit. Tsaka. Pero okay na din kasi 99 pesos. Joke, pampalubag lo. Tinanggal ko na. Okay na din, 99 pesos. Kasi if maglalagay ka ng gloss, maganda yung ganito na pinkish. Kasi pwede mo siyang i-top off sa any lipstick. The last thing I got is this one. Wait lang, bago kayo open. Mascara. May iba ibang mascara doon sa Mumuso. Pero ito yung pinili ko kasi yung iba doon, ang jejimon ng packaging. Siguro dahil Korean, na cutie-cutie, ganun. Pero I'm not a fan of those kinds of packaging talaga. That's why I got this one. Dito ko lang nakita na intense waterproof. And I like anything that doesn't get wet. Astig nga, step 1, step 2. Tapos at first, akala ko parang magkaibang one. Pero right when you open it, normal applicator. Tapos, pag in-open mo yung step 2, lalabas. Ayan, lalabas. Tapos ang tinanong ko yung sales lady, sabi niya, ang purpose daw nun, mas flimsy daw. Like, ito, flimsy. Parang mas flexible daw to. Tapos, mas konti yung product na ilalag for lower lashes. Let's see if it's good. I'll use this on my tutorial soon. Ayan, kaso ang tsaka lang kasi pag ibabalik mo siya, magsisettle lahat ng products on sa one. So, we're done with the Mumuso haul. And the last thing I got, ang mahal lang bilihin doon. For me, para siyang divisorya ng mayaman. Ayun, ang ganda. Off-shoulders. First damit ko na off-shoulders. Kasi ito, nakita ko siya sa divisorya na 150. Tapos binibenta doon, 250. Tinawaran lang namin ng 200. So may nakita kaming bags doon. 550 siya. Sa divisorya, binibenta ng 25. 25, ang OA nun. As in, ang OA. Alam mo namang hindi siya legit. So, ito lang yung binili namin. Kasi alam namin ginugoyo lang kami sa Green Hills. Kaya yun lang. Pinaka-last na nabili ko. Yung pinaka-reason talaga bakit ako pumunta ng Divisoria is kasi gagamitin ko siya for background. Ang ganda kasi ito, ayan. Kinuha ko yung mga pastel color. Feeling ko naman maganda siya kapag natamaan ng ilaw. Ayan. Ito ay Gina cloth and I bought this for 25 per yard. And ito ang pinakamahal na tela na nabili ko. Ito, 80 pesos per yard. Pero, nung sinusukat kasi nung kuya dun sa may Elias Street. Dalawang kanto after 168. Paglabas mo ng 168, dito yung 999 sa right side. Third left, tas yung pangalawang kanto, yun yung Elias Street. Ang landmark mo is yung Elias Shopping Center. Dun lang talaga sa kabilang, across that street. Kaya, pag tinumbok mo, ito yun yung Elias Street. Yun na talagang bentahan ng mga tela. So, ito, 80 per yard. Binili ko siya kasi maganda siya na pang background. Ayun, so 80 per yard siya. Pero since paubos na yung tela, binenta ni kuya sa akin ng 200 pesos, 3.5 yard. May mas mahal. Kaso 240 ata yung magkakaltikit na sequence. Kaso wag na. Siguro ipag-overlap ko na lang. Okay na din to kasi nag-reflect siya ng light.
So, yun na yung mga nabili ko from Divisoria and Mumuso. Sana na-enjoy nyo yung haul ko kahit medyo mahaba. And stay tuned to see more. Hopefully, meron akong makeup tutorials and all. Kaya, take care!